Thank you.
Kaya ako pinapaluwasan yun. So, kasi napapansin ko din sa kanya, wala siyang footwork, wala din siyang, hindi siya nakakapag-skills. So, may shooting siya. So, nandun yung shooting niya talaga. So, ang wala talaga sa kanya is skills, nandun yung footwork. So, kailangan natin improve sa kanya. Pero, dumayo tayo dito para maglaro, syempre. So, sinabi ko din sa kanya na mag-share tayo ng konting experience din para at least na-experience niyo yung mga ginagawa natin. So yung mga na-experience din natin. So sa mobs, and din siyempre yung bilang player din ng ano. Bilang player din ako sa 16 years old na bubar din sa mundo. So ayun, pinaranas na natin sa kanya. So kasi napapansin ko din yun yung ano eh. Yung footwork niya wala talaga. So kahit pa paano, unti-unti natin na-improve. So kahit first day niya lang nag-ganun sa akin. So, at least alam niya yung pagod na. Alam niya yung pagod na maranasan niya sa susunod. So, kailangan niya na talagang mag-prepare sa mga next na susunod na ano, susunod na ensayo na ganun din ulit mangyayari. So, ang ensayo kasi talaga, ang program ko talaga is hindi talaga madali. So, yung mga pinaprogram ko is yung distance na naranasan ko sa na-experience ko sa mga dinaanan ko talaga. So, sinishare ko naman, walang bahay dyan. So, kahit sino, then, kung may gusto naman may willing naman matuto, tuturuan naman natin kasi blessing from God naman talaga yun. So, hindi ko pinagbabayad, hindi ko pinagpapalit ng pera. So, kahit mahirap magturo, kahit mahirap magpa-ensayo, so at least ginagawa natin yung best natin para ma-share yung mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. So, siyempre, of course, kay coach mo. So, yun. Maraming pasalamat sa kahit pa paano may mga naniniwala sa akin na ganito. So, may kakayahan akong magturo. May kakayahan din akong maging coach. So, ayun. So, at least pa paano magturo natin siya, diba? So, yun lang ulit. And abangan niyo pa yung susunod na gagawin niya. So, please.